Good day mga boss. Andito tayo ngayon sa may outdoor pen ko. Pag nag-claim yung ano, yung mga order nyo ng pulit sa pahulugan sa May, dito kayo pipili mga boss sa loob ng square pen natin na yan. Yung pinagawa natin na ganyan. Tapos ito mga boss, bakante to. Ang gagawin natin dito is tipi. Pahingahan natin ng inahin. Pinapractice ko na kasi ngayon is single mating. Diyan natin ilalagay lahat yung mga tipi na medyo mababa lang yung 2x2. Hinahati lang namin sa gitna yon mga boss para mababa lang pang inahin. Mga boss, pag may suggestion kayo, comment lang kayo sa baba mga boss. Huwag kayong mahihiya kasi binabasa ko naman yan. Kung mapapansin nyo, hinahard ko isa-isa. Nire-replayan natin isa-isa. So, balik tayo dito sa outdoor pen, mga boss. Yan yung mga sumali sa pahulugan system, mga boss. Tapos, doon sa mga gusto pang sumali is message lang kayo dyan sa Facebook page natin na Doms512 Game Farm para ma-replayan ko kayo. Ito yung, dito kayo pipili ng inahin, mga boss, tara pumasok. Para makita nyo yung loob. Gusto ko nakalagay dyan, kunwari, is Golden Boy, 5K, Gray, White, para sama-sama yung mga magkaka-bloodline, mga boss. So, pasok tayo sa loob. Shit, kinakalawang na. Dapat pala mapinturahan na, mga boss. Ito yung itsura niya. Ang sukat nito is 40 by 20. Mataas na yung damo. Nalulungkot ako, tumaas na yung damo. Dapat malinis to. Nilagyan natin ng hollow block mga boss kasi ang napansin ko is bumabaho yung loob. Bumabaho mga boss. Kasi nababasa ng ulan. I mean, inaagusan ng baha, so pinalagyan ko ng hollow block yan mga boss. Tapos lalagyan niya ng buhangin para wawalisin na lang yung ipot dyan mga boss. Pare-parehas naman yan. Magkakalaman to sa May pa siguro ulit. Lagayin natin ng inahin tapos may tipi sa likod mga boss. Ayan, kung may suggestion kayo, comment lang kayo mga boss. Kinoconsider naman natin yung mga suggestion nyo. Ayan yung lagay ng painuman. Tapos lilong pa dito mga boss kasi pader to. Sa kanluran, pader. Paglubog ng araw, pahapon is medyo malilom na para sa mga pullets natin. Yan, dito natin ilalagay yung mga magaganda nating pullets. Yung ating mga bubuhay na pullets. Tapos dito, ang ilalagay natin ay mga brood stag para marami kayong pagpipilian. Tapos doon sa isa nating cording area is battle stag yung ilalagay natin doon. So, nakasegregate lahat, kumbaga nakaayon lahat. Itong mga nakakord naman dito, mga boss, magugulang tong manok. Pang hackpite ni daddy. Pang two hits ba? Kasi malaking two hits. Yung premyo dito ng two hits mga boss. Nasa 30,000 ata pag nakaka two hits ka. Ayan, tapos pasyal naman tayo dito mga boss. Lalagyan natin ng tipi na mababa lang para sa inahin. Para magkadikit na mga boss, yung breeding pens natin nandun. Yan, kung makikita nyo yung kulay white mga boss, yan yung breeding pens natin. Tapos dito tayo magpapahinga ng inahin. Doon, sa may mga tipi na yan, alisin na natin yung tipi na yan. Papalitan natin ng mababa. Kung napanood nyo yung video ko kahapon, yun yung gagamitin nating tipi. Nililinis na to, inalis na yung mga puno mga boss kasi experience ko dito mga boss sa ilalim ng puno, nagkakasakit yung mga manok ko. Kaya inalis ko na. Ayoko na talaga ng may puno sa manukan. Siguro pa isa-isa na lang para pahingahan na lang ng hinahanda. Ang haba niyan mga boss oh. Tapos safe na safe yung inahin natin dito oh. May bakod pa, may security guard pa yung kabila. Walang pangamba. Nakakainis lang, nag-uulan. Natitigil yung mga trabaho. Makikita nyo din to soon. Malinis tong area na to. Nakalagay lang dito is mga ginamit kong inahin.
Lalagay ko na lang sa tambangan kasi nag-aaway-away lang din naman sila. Pag pinahinga mo, hindi sila makapahinga ng ayos. So, ito yung naisip ko, mga boss. Itipin na lang sila ng medyo maliit. Hindi na lang tayo didikit sa bakod na to. Siguro dito tayo magsisimula ng linya, mga boss. Ayan. Tapos, ayun din yung cording area natin. Malapit din, dikit-dikit lang, mga boss. Bali, ang naalis lang dito is yung ranging kasi dating range area ko to. Ayan, mapapansin nyo, mga boss, tanggal na yung mga puno. Ayan yung mga broodcock nating white. Ikot tayo doon, mga boss, para mapakita ko sa inyo. Ewan ko, napansin nyo na rin siguro to sa mga lumang video natin, may puno dito. Ito yung mga broodcock natin na white. Ayan. Tapos yung isa ayun. Medyo palugon na, mga boss. Ganun talaga ang puti, mabilis lumugon. Ito, boss, yung mga boss, yung sinasabi ko sa inyong area na paglalagyan natin ng inahin. Laki pa niyan, mga boss, oh. Ayan, hanggang doon sa kabilang dulo. Hanggang doon yan sa lagayan natin ng outdoor pen. Ayan, mga boss. Tara, lakad pa tayo. Clean and green, mga boss. Pinaputol ko na yung mga puno. Huwag po kayong magagalit sa akin, mga boss. Yung manok lang yung iniisip ko. Ayan yung mga hatch. May tanim pala sila, oh, mga boss. Kamatis. At ato, kamatis at saka okra. Ayun yung breeding pen natin, no? Paikot, paulit-ulit lang tong video natin, mga boss. Ito yung mga broodcock natin na hatch. Tapos, ayun yung isa. Yung isa nakasalang pa. Bali, ito is tambangan ng inahin. Ang pinatira ko lang puno, mga boss, lansones. Kasi hindi naman siya kumakapal. Pataas lang. Yan, may bunga pa, mga boss, oh. Yan, bunga ng lansones. Siguro baka may lagay ditong tipi, mga boss, para sa inahin natin, mga 300. Para sa isang taon kasi magdadagdag ako ng inahin. Gusto ko dalawang clutch ng breeding. Para hindi na pahinto-hinto. Ayan, mga boss. Utay-utay lang, matatapos din natin yung trabahong yan. Tapos itong tipi naman dito is, ang nakalagay dito is mga broodcock. Ayan. Kaya medyo malalayo pagitan dito is pang broodcock naman to. Gagawin ko ng tatlong hilera. Pagawa lang ng pagawa, mga boss, kasi galing din naman sa manok yung ginagastos ko dito sa farm, eh. Siguro kaya malakas yung loob ko magpagawa ng mga ganito. Galing na rin yan sa manok. Tapos, punta tayo dito. Yung mga tubo na to, isahakutin to, mga boss, papunta doon sa range natin na isa. Ayan. Doon natin yan dadalhin. Tapos ang favorite spot natin, yung kubo. Kaya hindi ko pinaputol itong puno na to. At saka ito para sa akin, para medyo malamig pag dito ako nakatambay. Yun lang. Tapos cording area naman. Wala na talagang nakatalo yung mga boss. Nakakalungkot din na sobrang tahimik na nung farm. Kukunti na lang yung pambenta natin na manok. Siguro next month na ulit ako magbenta.
Kasi napakabata pa talaga. Ayan mga boss, 10 minutes na naman tayo nagsama-sama. So comment lang kayo mga boss kung may question kayo. Nandito naman ako, willing sagutin yung mga tanong nyo. So yun lang, maraming salamat. Kita-kits ulit tayo bukas sa Dom's 512 Game Farm.